OFW na hindi pinapakain ng maayos at hindi pinapasahod sa bansang Jordan, humingi ng tulong at nakauwi ng ligtas sa Pilipinas sa pangunguna ng programa ni Sera Fitulpo at ni Action Man OWA Admin Arnel Ignacio. Lagi pong delay ang sahod ko dito. Simula po nung unang buwan ko dito hanggang ngayon po, laging delay po ang aking sahod dito. Tulungan nyo naman po ako. Gusto ko na po umuwi po sa Pilipinas. At bukod doon, hindi siya nakakakain. Isang bilis lang po sa isang araw. Noodles lang po, ma'am, eh. Saka isang tinapay. Tinapay. Ang kinakain sa isang hindi po kaya. Princess, kailan ka huling nakatanggap ng sweldo sa amo mo? Wala po talaga akong nawak at kahit piso, ma'am. Sige, we will find out kung bakit ganun. Bakit hindi siya pinapasahod? Papupuntahan natin. Princess, ano ka lang dyan, ha? Magpakatatag ka lang muna dyan, ha? Nandyan na, parating na ang OWA dyan sa'yo. Ngayon, nandito na tayo sa NAIA Terminal at syempre kasama na natin si Sir Angelito, ang Mr. ni Ma'am Princess at kapatid na si Sir Francisco. So unahin muna natin, Sir. Ngayong araw po, Sir, ay ang pagdating at pag-uwi po ng kapatid ninyo. So anong nararamdaman nyo ngayon, Sir? Masaya po. Dahil yung gustong-gusto namin makita ng personal, eh. Yan po talagang gustong-gustong makita kasi gawa nga na nangyari. Eh, siyempre kami nalulungkot gano'ng nangyari sa kanya doon. Si Kuya, ano pong nararamdaman niyo? Parang masaya po, ma'am. Makakaingaw ng maayos at wala na pong iisipin pa. Ngayon, Kuya, mag-aantay lang tayo ng kaunting minuto na lang dahil nakalanding na ang eroplano as per OWA natin na sumalubong kay Ate Princess at antay na lang po natin siyang makalabas po ng airport. Princess, welcome back po sa Pilipinas. At kami po ay masayang-masaya nila, Senator, at nakauwi po kayo ng ligtas. At anong nararamdaman niyo po ngayon, ma? Masaya na, natatako. Kasi bali nagka-trauma ko sa amo ko. Gawa ng ang dami ko sa kanyang naranasan. Tapos bago ako umalis doon, hindi niya sa akin binigay yung gamit. Tapos yung mga requirements ko lahat. Tapos galit pa talaga siya. Hindi siya makamove on sa akin. Pero ako, masabi ko sa kanya, pasalamat pa rin ako kasi hindi nila ako sinaktan, tapos nakauwi pa rin ako ng buhay. Ginawa ko lahat ng deserve ko para sa kanila, pero kung ano may yung kasalanan ko sa amo ko, nahingi ako sa kanya ng sorry kasi sana maintindihan niya ako kasi bilang isang ina, gusto ko rin makita mga anak ko. Ngayon kasama naman natin ang mister ninyo, ma'am. Sir, anong nararamdaman niyo at masasabi niyo na finally nakauwi na po si Ma'am Princess? Sobrang masaya po. Safe po ang dumating yung asawa ko. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo? Miss, tataba ka. Ako bahala. Na-miss mo, sir. Sobra. Maraming salamat po kay Sir Rapitul po sa mga staff po tumulong sa amin. Maraming salamat po. Anong mensahe niyo, sir, sa kapatid niyo? Ang sa akin na lang, kung magdi-decision siya, yung talagang pag-iisipan niyo na maigi. Kasi mahirap. Baka maauwi na naman sa ganyan. Buti na yung kahit papaano, nakahanda siya. Kung masusunod talaga, ayaw ko na siyang palisin ulit. Kaya lang, di ko naman hawak ang kanyang desisyon, eh. Siya pa rin ang... Kayo naman, ma'am, anong masasabi niyo sa kapatid ninyo, kay sir na lumapit po sa programa, pumunta sa studio para po makauwi na kayo. And finally, nakauwi na kayo ngayon, ma'am, at ligtas. Yun po muna ang unang-una nating priority ngayon. Nagpapasalamat ako sa kapatid ko, sa asawa ko, kasi ginawa nila yung para makuha nila ako sa amo ko. Sir Idol, thank you po sa pagtulong nyo sa akin kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Saka unang-una po, nagpapasalamat ako kay God kasi siya rin ang nag-guide sa akin sa lahat ng naranasan ko sa siyam na buwan, sa Jordan, saka sa shelter. Maraming salamat din sa mga nagtulong din sa akin. Binuhay lahat, lahat ng kailangan talaga na pag nadapa ka, kailangan mong tumayo para sa sarili mo at sa mga pamilya mo dito sa Pilipinas. Kaya proud ako sa lahat ng mga DH kahit naghihirap kami pero may pangarap kami sa lahat para lang may taguyod ang pamilya sa Pilipinas. Okay, and of course, isa rin, ma'am, na naging instrumento natin para makauwi kayo ay ang ating OWA sa pamumunungan ni Sir Arnel Ignacio at kasama natin ngayon ang staff na nag-accommodate at sumundo
kay Ma'am Princess. So thank you so much po sa uwan natin. At in behalf of Senator, pairating po natin kay Sir Arnel na isa na naman po accomplishment at nakapagpauwi po tayo ng OFW natin. Maraming salamat po kay Arnel Ignacio dahil po sa kanya natulungan po yung kapatid ko makauwi. Maraming salamat. Kasi nila nagsalubong sa akin doon mismo sa ano. So ma'am, hindi pa naman ito ang huling pagkikita natin dahil mayroon pa pong may assist ang programa ni Senator. So sige ma'am, titingnan natin kung baka mayroon pang may assist na livelihood assistance ang OWA. Of course, si Senator, open din po ang programa niya para po makatulong po sa inyo. Hahatid na namin kayo ma'am sa inyong bahay para po makapagpahinga na kayo. At makikita tayo ulit ma'am para po sa mga maitutulong pa namin ma'am sa inyong pamilya. Okay po? Payo ko guys or tips ko sa mga OFW na papunta pa lang sa ibang bansa, lalo na sa mga baguhan, pagdating nyo doon ay kunin nyo ang kumpletong address at pati ang picture ng bahay ng employer nyo ng patago at isend nyo sa kamag-anak nyo. Dahil just in case man na hindi kayo magparamdam o bigla kayong hindi magparamdam o kaya naman ay bigla kayong mangailangan ng tulong, ay makakalapit agad ang pamilya nyo sa Pilipinas sa ating gobyerno o kaya naman sa programa ni Sir Rafi Tulpo. At agad kayong matutulungan dahil alam nila ang address kung nasaan kayo. Dahil guys, may mga OFW na iba yung address na pinuntahan nila sa ibang bansa sa nakalagay sa kanilang pinirmahang kontrata.